Okay, mga kaboses, live po tayo dito sa bukid ni Ginoong Bong Simon. Ano, dito sa Barangay Manggang Market. At ito po yung palayan na ginamitan ng magkahalong organic fertilizer at synthetic fertilizer. So, 5 bag lamang ng synthetic ang ginamit. At ang organic na nabili niya ng halagang 450 pesos per bag, 10 bag. At ito, tulad din ng ibang palayan, dinapurak din ni Mamang Karding, yung bagyong Karding. Pero ito, gumagapas na. Ayan, at makakausap natin si Ginoong Bong Simon. Ayan, Kuya Bong, kamusta? Magandang maga po. Ito na po yung inaantabayanan natin na nagamitan po ng organic fertilizer. Ay ngayon, kasalukuyan pong inaani. At sa kasalukuyan. Ayan. Maganda naman po yung kilalabasan ng ani. At itong naunang naani na kalahati, umabot po ng 60 cabans. At tinitira pa po yung kalahati. At malalaman po natin mamaya kung, pero ang expected ko dito, hindi na bababa sa 120 cabans. 120 cabans, hindi na bababa. Binagyo pa yan. Binagyo pa, no? Oo. At ito po yung ano, malalaman din po natin mamaya kasi wala pa po yung mga hinti ng buyer. At kung magkano isang kilo. Sige, papakita natin. Lapit tayo doon sa ano, sa mismo ginagapas. Ayan, oh, nakadapa. Okay. Nakadapa yung mga ginagapas. Ayan. Okay. So, ang kagandahan dito, tuyo na, ano? Yung lupa. Oh. Ngayon, si Kuya Bong, naabutan namin. May hawak-hawak na lingkaw. Ano ginagawa mo, Kuya Bong? Kung muna kadapa po kasi, hindi po nakukuha lahat ng harvester ng pala. Eh, sayang naman. Kaya tumutulong na ako sa mga pahinante para may lagay dito sa dadaanan ng harvester. Sayang naman kasi napakarami yung talagang hindi po nagapas ng harvester. Ah, ano ba yung kinukuha? Sayang. Sige, pakita nyo nga ano ba yung kinukuha nyo? Yung mga nasa gilid ng pilapil? Opo, Kuya. Ayan. So yan, hindi na kasi, hindi na siya may sasama ng reaper, no? Kaya, sayang. Sayang. Kaya, totally, maputi naman. Oh, maputi, no? Maputi, oh. Oh. Ayan, oh. Kaya kahit pa paano kuya, mayroon pang ano, mayroon talagang masasayang yan, no? Na sagasaan ng yung galong gulong ng harvester, nalugas. Ayun, na. Nalugas na. Oo. No? Marami. Oh. Ayun. Kaya nga, yung mga kung kanina, gusto ng lusungan, hindi pa tapos. Ayun, sino sabi ko, lusog? Pasensya mga na kayo. Yung mga magrurungos, ano bang Tagalog nang magrurungos na? Yung mamumulot ng ano? Ah, may mamumulot? Oo. Ayan, iba yung mga tao na yan, yun yung mamumulot. Sabi ko nga sa kanila, huwag muna. Huwag muna. Yahon muna lahat bago nyo lulusungan. Bago lulusungan. Eh kasi, sa akin pa lang yung mga yan, sabi ko. Ayan. So, anong oras nagsimula ang pag-repair dito sa bukid mo? Ito po kuya, ano? Sa estimasyon ko. Anong oras nagsimula? Oh, sa kwenta ko. Hindi, anong oras kung ito lang, kikita. Ano oras po nagsimula? Ano oras? Alas 10? Mga hindi po bababa dito na ano? Yung okay, ano oras daw yung kanina nag-umpisa yung repair dito? Na nag-umpisa na pag-repair? Ano ito, oras? Ito. Ano oras kanina? Umaga? Mm. Ano oras kanina, Kuya Bong? Ito. Oo, naumpisaan. Yung repair? Ano oras nagsimula? Harvester. Isang. Oh, ano oras? Oh. Oras? Tapos? Ano oras nagsimula? Ano oras nag-umpisa sila? Itanggalin mo yung kanina, kaninang 10. 10? Kaninang 10. Ah, 10 a.m. Oh. Tapos, sigurado makukuha din itong matatapos din kagad na. Oh. Eh ngayon, mga alas 11 na kaya kuya? Oo, meron na. Oo. So, sandali lang pala. Nag isang oras lang. Pero kung nakatayo sana ito, kanina pa, tapos na. Kanina pa, tapos dapat. Pang isang oras lang. Pang isang oras lang bang isang hektarya? Kapag nire-repair, no? Oo, okay. Ayun. O, buti ka mo, ano? Magmula no. Nakasan yung ano? Taga saan yung nagre-repair? Taga rito rin, kuya. Magkano upa? Pan po dito, kapag ka ganito na, kumukuha ta sila ng isa-isang daan, 12.
12, mas madami, no? Mas maraming. Oh. Kung nakatayo, hanggang siyam. Siyam? Siyam nakaban. Per isang dana. Oh. Eh dito, hindi lang 12 yung maibibigay ko kasi may kit isang dana ito. Estimation ko lang. Ah. Kasi nakwinta ko na dun sa kabila. 60? 60 yan. Oh. Eh kalahati oh, yan, hindi, no? Hindi na bababa sa 60 itong kabila. Kasi kapag gano'n nagpinta ko eh. Sa no. Kaya makaka 120 ka. Gago yan. Oo, so masasabi kaya man, more or less, ang anin ko dito, mga 120 gano'n. 120? 120. Mga 115, 120 gano'n. Yung nakakarang ano? Nakakarang nung nakaraan ko kasi, crop. Kasi may second crop yun. Mas crop. Marami akong gastos sa pataba na hindi ako gumamit ng organic. Naka 136 ako noon. Kaya nga lang, mas malaki yung gastos ko sa sa chemical fertilizer. Dayatan yun, oo. Ha? Kasi nung second crop kasi, nagpataba ako ng 9 bags eh. Oo. Ayun. Kung ikukumpara mo sa dito, 5 bags, yung 4 na bag na pataba, kung ikukumpara natin sa triple 14 o kaya urea, maliwanag na 12,000 na yun. Opo, opo. Mm. Oh. Eh, pero matanong ko, yung nakaraang main crop din. Nung nakaraang main crop, kuya. Nakailang ka? Ganun, 8 bags yung ginamit kong chemical fertilizer dito. 112 lang. 112 lang? Oo, nung nakaraang main crop. Nung nakaraang ano. Abi, mas maganda pa ngayon. Oo, kaya medyo mas matipid ngayon yung mas nagastos matipid. Ko. At mas maganda pa. Mas malaki yung naani ko nang dahil sa organic. Organic, no? Dumapa pa yan. Oo, kuya. Kaya yung conclusion talaga, maganda talaga yung organic talaga. Oh. Bukod sa nakatipid ka na, eh talagang hindi ka pinapay yung ani mo kahit na nabagyo yan. So yung organic na ginamit mo, hindi granules, mismo talagang organic na isinasaboy mo sa bago magtanim. Oo, kaya yung kasi kapag ka kwan na kasi ang sistema nito, yung nga sinabi ko una, yung organic fertilizer, kapag ka nalinang na, yung huling patag mo na, sabog mo sa ibabaw. Sa ibabaw lang? Oo, tapos magpapatanim ka na bukas. Magpapatanim? Oo. Ayun, yun ang aplikasyon, no? Oo, ayun. So, ito po, oh, kaya David, baka may tanong ka ba kay Kuya Bong? Kaya yun din. Ito yung... Ilang area ba itong bukid mo? Isang hektarya, kuya. Pati na yung ano, pati na yung gulayan ko. Kasama na 6,000. Kasama na yung gulayan mo. Mga kwan ito, 9,500 square meter siguro ito. Kulang pa isang hektarya. Kasi babawas yung ginulayan ko eh. Pati yung ginulayan ko isang hektarya. Iwan ko lang po kung magkano na isang kilo nito. Kasi kahapon, hindi pa naaani, eh tinawaran nila ng 1550. 1550 tinatawaran na? Oo, kuya. Hindi pa naman dumadating yung tumingin. Pero sabi kanina, dumaan pero babalik. Kasi pumunta pa doon sa isang area doon na umaani. Ang sabi sa akin kanina, sa magsaka, 30 pesos na yung... Ano eh, yung palay, kung kukuha niya sa bukid. Pero sa'yo, 15. Opo, kuya. Kasi maputi. Hindi, maputi kasi. Oo, hindi na kuha ng lunak. Hindi. Maputi kasi. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Maputi siya. Ano ba rin ito, Kuya Bong? Hindi siya na kuha ng putik. Kuya Bong, anong bang variety yung palay mo? Oo. Oh. Anong variety? Yung... Triple 2 ito, kuya. Triple 2. Oo. Oh. Tukol na, oh. Oh. Yung tangkay ng butil, ito yung tuyo na. Oh. Kaya overdue na sana yung panahon ng pagka-harvest nito. Oh. Ayan, oh. Oh, pati batok, oh. May laman. Pati batok, may laman. Oh. Tuyong tuyo na. Talagang tukol na. Kumbaga sa Ilocano, narpak na. Kaya yun din ang kundin ng mga mamimili. Gustong-gusto nila ito kasi tukol.
Medyo bawas na ng timbang kasi yan. Kasi kun na yan eh. Baka malamang ang moisture content dyan, mga 15 to 14% ang MC niya. Hindi kagaya dyan sa kabila na medyo kun pa. Medyo mura pa, kuya. May, sa parting batok ng uhay niyan, may berde pa. Kasi nung huling punta natin dito, nung 26, opo. Di ba, inatin nyo ako sa bahay? Opo, opo. Yun ang araw na namatay, di sinin, inang, namatayan kami. Ano matayan? Kalilibing lang nung Linggo. Dako, nagkiramay po kami. Oo, kaya, kwan ito, kaya, kumaba yung, napatungan yung schedule nung pag-harvest niya. Ayun, nako. Ano yung kinamatay ni nanay? Eh, kasi hindi ko naman masikaso eh, kasi nakaratay si inang. Ano yung kinamatay ni nanay? Anong kinamatay ang nanay mo, Kuya Baum? Ah? Anong kinamatay niya? Sa katandaan na, 98 years old na si inang. Ah, 98 years old. Oh, 98 years old. Sa katandaan na. Kalilibang lang nung Linggo. Oh, kaway, kaway! Ayun eh! Guwapo, guwapo mo! Hey, kuya, punta tayo na dapat. Makausap natin yung mga kung magkano ba presyo nila. Sige, punta natin. Sabi mo, naka-live. Kasi nakikilala kayo mga hinti na barat eh, kumisan. Meron din yung talagang ano. Bayan ng palay ni Kuya Bong Simon. Ayan. Oh, magkano abot niyo, boss? Magkano presyong ganyan? Triple to. Opo. Ayun, kaya sasample lang po. Sinasample ng classifier. Kinokobo namin itong palay ni Mang Bong, ah. Ayan. So, bayan po ito kayo. Ito po yung ahinti mga ahinti natin, mga kamagsasaka. Tinitignan pa naman kung mag... Wala pa namang presyo na sinasabi nila. Kaya, kasi, ito kahapon, ito, derisahan ito ha. Kakilala niyo si Jojo na Santiago? Hindi po eh. Dito sa San Rafael? Oo. Oh. Tinawaran na 15:50 ito, hindi pa naani kahapon kasi nakaschedule kahapon ito. Makita niyo naman, maputi. Hindi na inilagyan ng lunak yan. Sino po yung... Puro uto dito, kumukuha siya 16, 20, ganun. Ano po, taga Santa Rosa po. Sa Santa Rosa? Opo. Galing pa kayo Santa Rosa? Ano po, Talavera lang po. Ah, Talavera? Opo. So, dati na kayong kumukuha sa... Doon, nagkakumuha sa kabila. Dati na kayong kumukuha? Opo. Ng palay ni Mang Bong? Ah, ngayon pa lang po. Ngayon pa lang? Opo. Ito lang naman yung pan ng dapa niya. Pero yung mga sumunod na ano, may lilim yan. Kasi tukol na. Opo. Tukol na yan, kaya... Ang variety natin kasi ngayon, kapag natukol na yan, natraso kasi yung schedule ng ano yan kasi namatayan kami. So, eto. Tiga 9 siya po ako. Oh, pala pa. Oh, ayan. Ahente ng palay. Ahente ng palay. Ano pangalan mo? Aying. Aying. Atindido. Atindido. Radyo ng Gimba. Tiga 9 siya. Oh, san 9 siya? Sa Santa Rosa pa. Santa Rosa. Oo. Ayan. So, ayan ba yung palay ni Kuya Bong? Ito po, maganda naman siya. Maganda, Maputi siya, walang lunak po, yan. Na ba? Tukol na. Wala pa naman po, boss, na gano'n. Wala pa. Wala ka na, ano, kasi pa. Yung tangkay ng butil, talagang tuyo na. Tukol na yan. Sige, magkano para na po ba itumawad dito? Para maniglak, gano'ng katas ang tawad mo? Magkano gusto nyo talaga dito? Oh, magkano bang tawad mo? Eh, kung magdadagdag po ba ako ng kahit konti, eh... Damihan mo ng tawad. Hindi, talagang gano'n na po. Magdadagdag ka na. Ayun, live ka, ha? Mga 20, gano'n. 15, 70, ganon. Makukuha ko ba? Balagay hindi mo yan. May sasara na 16 yan. Kasi ito yung kuruto nila ay, ano, 16, 20. Yung kuha nila, yan o. Kuruto po kasi yan.
variety ng 4-auto po kasi. 4-auto po kasi, variety na po kasi. 1570. Saan na ba si... Mga pangilan po ba ito, Bas? Yung kausap nyo kanina, saan na, Mel? Ayan po. 1570, tawad. Mga pangilan po ba yan, Tay? 1570. Final na ba yan? Final na! Final na po yung Bas. Final na pa. Ito, mababawas lang. Kasi estimate ko dito, hindi ba mababas sa 120. Kasi itong kabila, umani ng 60. Apo, kabila. Hindi rin, hindi sila nagkakalayo. Ganun ang kwenta ko eh. Sige, ayos po yan. Okay, okay na. Ang mababawas lang dito. Sige, bigyan mo ng pera. Meron naman kasi pera agad. Hindi, pera ka. Ang mababawas dito, yung honors ng harvester, yun lang. Ibibinta lahat. Ayan, kakalib kayo. Ano, tawa nyo, 16 na. Kung kaya lang po, wala pong problema. Ayan, yan may pala. Noel! Ano, sa tayo? Ayan, Noel! Maganda, di ba? Opo, maganda. Ayan, mapapunod pa ako dyan. Ayan, ige. Ano? Ano, mapapunod pa kami dyan? Ano ba, napapunod ka na kayo ngayon? Ibig sabihin eh, sana man pag-aas. Kasi naman tayo nagtitingin nga yun tayo. Hanapin kayo ng mga magsara. Hindi na kayo mahirapan magkana. 15, 17. Oo, magkano tawad? Ako yung katawad para sa inyo. 1570. Kasi ka, bahala ako. Ano? 1570 pa. Kaya nga yung 1570. Yan. Bibigyan na yan sa akin ni Bob. 1550 lang daw yung tawad nila eh. 1570? Sige. May data ka pa nun. Wala na po lang pera. At... Ang tabay nitong binata ko si ano si Noel. Ay, atin dito. Oh, ayan po ang hanap. Kilala naman ata kayo. Kilala niyo mo mabuti pa mumuka. Ayun. Okay. So dito talaga kayo namimili ng palay sa Mangga Market. Opo, Mangga Market ako. Ay, marami na isuke. Ngayon pa lang po eh. Ngayon pa lang? Oo. Ngayon pa lang si Kuya. Ngayon pa lang si Kuya. Ayun, napapanood. Diba? Sige, para marami pang magpapagapas. Marami pang pupunta po. Sige, Kuya, inaprovan ko na yung 1570 per kilo. Kuha nila. Okay na, 1570. Sa variety na triple to. Triple to, 1570. Ayan, okay na. Ayan. Ang mababawas lang dito, yung hunos nung upa nung harvester. So, at makukwento mamaya kung ilang kaban yung makikuha nila. Ngayon, yung kwenta ko po, mga kamagsasaka, kung itong area ko na ito, sa presyo, kahit pa paano, kumita na rin ako kahit nakalamitan dyan. Oo, may kalamitan dyan. Kumita na rin. Kasi, malaking comparison talaga yung Piora chemical fertilizer kaysa dun sa gagamit ka talaga ng organic. At makikita din po natin kung ilan pa lahat yung kakalabasan nung huling inaani. Ayan. So ito, merong ano to. Ano tawag niya na, Brad? MC. Ah, po. MC. Ha? MC yan. Oo. Yan. So anong ginagawa mo? Titingnan po natin kung ilan yung matutuyo. Sige. Ayan. Kung ilan ba yung moisture content ng butil ng palay. Ayan, para makita na po natin kung ilan yung atras. Ayan, okay. Pang-apat na kilo pa pong atras. Kunting bilat na lang. Ano, ibig sabihin na pang-apat na kilo atras? Okay, makunin na yung... 56, ay 50. Sa 50 po kasi nito. 50 kilo. 50 kilo. Mga 46 kilos na lang matitira niya pag puno tuyo. Pag pinatuyo pa? Oo, pag pinatuyo po. So, 4 na kilo lang ang nabawas? Oo, 4 na kilo po. Di maganda na yun, no? Opo. Kaya po, may tala akong MC yan. Ayun. Ayun. Paano kuya, magdadaon pa po ba ako dito? Magbibigay pa akong pera sa'yo? Nang partial? Kaso, pati nga po. Oo, magtitiwala na lang kayo sa akin, kuya. Naka-live na tayo. Pagkukan na lang natin mamaya at kapag ka, kwanay, yahong doon sa, kwanay, doon sa irrigation dyan ay. Doon po ba? Doon sa may drop dyan ah. Opo. Kasi may builtahan na sasakyan dyan. Sige. Hanggang mamaya lang kasi nakanda na yung, ayan no, mag-aakot na yung mga, kwan, kalabaw. Sinundot kami ah. At hindi na ba?
para hindi na tayo susundutin, eh, naka-live na si Kuyang tayo dito, paano pa tayo masusundutin, umuuna sa atin si Kuyang. Ano na yung umuuna, anyarin ako, biniling ng ano. Ano yung siya masundot? Meron pang... Meron pa daw pong kukuha. Kuya, papayag pa kayo sa ganan? Gabi mo na kasi 16. Hindi po kaya, Kuyang. Kung kaya lang po, eh, hindi na ako manliligo kay Kuya. O, di po ba? Ayun. Kinakabayo yung kasama mo, baka masundot pa eh. Wala naman ako ganun kalaga. Dalawa. Hindi, kapag ka nakapagsarado na ako ng usapan, ibang iba akong kausap. Iba akong kausap. Ayan, bongsi mo yan eh. Oo. Oh. Ito kasi ipong ulat. Total eh. Total yung binatong ko naman yung magkakilala sila. Opo, opo. Wala pala pare. Oo, baka lumipad. Ate, baka lumipad. May clans. Ayun, nako po. Pagkaganda na. Si Mas hindi tinutukan si ate. Ah, paano? Busutin ko lang po yung mga bigwis ko. Papapuntahin ko na po rito yung truck, kuya. Pamiyamiya lang po ng konti, no? Papuntang. Papunta rito para po makuha rin natin pala yun. Dito? Doon. Sa may ikon nyo ron. Sa drop po doon. Oo. Pamiyamiya lang po kuyang ng konti, no? Kasi una, sa 9 siya pa po kuyang manggagaling kasi truck. 9 siya? Ito, ah. Dito, ipapara, sa, yung doon sa may pinagparadahan ng ano ay... na trailer ng harvester. Diyan oh. Diyan ang paradaan. Diyan ikakamada. Sige. Kasi may builtahan doon eh. Okay. Okay, Kuya Bong, okay na? Okay na po. Kuya Bong, okay kayo doon? Okay po kuya. Sa 57. Ito na po yung 17. Siguro pinakahuling kon namin nila kuya. Panayam namin. At malalaman din po nila kapag magkano na lahat yung kwenta ko at magkano yung magiging kita ko. Ipapadala ko na lang kay kuya yung kwenta ko yan. Ipapadala ko sa iyo. Okay. Oh, Kuya David. Yes, kasama kayo. Salamat po na marami. Ayan. O, sige po. Ito, Ano masasabi mo, Kuya David? Ang masasabi ko na lang, kahit pa paano, sa sangayon kay Kuya Bong, kikita pa rin siya kahit binagyan kanyang palay. Ayan. Bukod sa ginamitan niya ng organic with lactobacillus kaysa noong gumamit siya ng chemical fertilizer. At nakita niyo naman yung ano. Okay, tsaka maganda-ganda tawag. Yan ang kahalagahan ngayon no? Yung natapos din natin yung mula umpisa hanggang ngayon kahit na dumating yung kalamidad na may bunga rin yung talagang paggamit ng organic fertilizer. O sige, at ito muna ang ating live. At susunod dito, makikita nyo po si Kuya Bong Simon na nagkakatkad ng organic fertilizer sa susunod niyang pagtatanim. Yun. Okay. Sige po.